subscribe, and hit the notification bell para palagi kayong update sa bago nating upload. Bago po tayo magsimula, akin po munang babatiin sina Tita Maria Pumoto, si Bro Ramil Gonzalez, and Ate Marilyn Bautista Cortez ng Malaysia, at si Bro Hiram, si Tita Lira, Tita Agnes Rochette, Rosida, at ang kababayan kong si Carlo Dulante. Pati na rin kay Bro Jethro Payne at kay Tita Florencia, Tita Sharina, kay Bro Rady Guzman. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Ngayong gabi po ay atin na pong tatapusin ang kwento ni Kuya Ricky. Sinabi niya po sa aking email na ito na raw po yung last na kwento niya. Sa palagay ko po ay medyo may kahabaan din ito. Huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin ang kwento. Nakita ko si tropa na sakal-sakal ng isang malaking mama doon mismo sa loob ng kubo niya. Nakapasok kasi ako doon, Commander, dahil nakabukas yung pinto. Habang sakal-sakal si tropa, nakita kong meron itong inuusal. Tapos napatingin sa akin yung mama na iyon. Ito pala yung tinuturing niyang maestro. Ang sabi niya, "Ricky, mabuti naman at sumunod ka rito. Ikaw ang isusunod ko pagkatapos ng tropa mo. Diyan ka lang, manood ka kung paano kong tatapusin ang buhay ng tropa mo. O ano, Ronaldo, wala ka nang magawa, ano? Hindi ka makapalag sa akin. Napakatanga mo. Ako na lang. Ah, talaga? Hanggang dito ba naman? Gusto mo pa rin magsakripisyo ng buhay? Sige, ikaw ang uunahin ko." Nakita ko, Commander, ibinato sa labas si tropa ng taong yun. Tapos napatingin siya sa akin. Akmang lalapit siya sa akin, Commander, upang damputin ako, nung biglang nakarinig ako sa pinto ng boses. Yung boses na ito ay pamilyar sa akin. Ganito ang pagkakasabi, Commander. "Sabi ko na nga, Pi, magkikita rin tayo. So, narito ako upang ipakita sa iyo na hindi mo pa ako napapatay. Aba, at isa ka pa, nandito ka rin ba para magpakamatay? Asan na yung pinagmamalaki mong babala sa dalawang to? Wala rin namang nangyari. Nagpunta rin sila sa akin at naluko ko sila. O ngayon, magpapakamatay ka rin ba?" "Hindi ako magpapakamatay. Kung inaakala mo mahina pa ako ngayon, diyan ka nagkakamali." Anong nangyari? Bakit? Di ba po kayo yung matanda na humarang sa amin nung gabi? Anong nangyari? Hindi ko naiintindihan." "Oo, bata. Ako yun. Gusto ko kayong bigyan ng babala. Dahil ayokong lumapit kayo sa taong to. Parehas lang kaming masama. Pero mas masama siya. Ang dahilan na madalas kong pagpunta sa bahay ng tropa mo at pagpasok sa mga pasyente niya upang bigyan kayo ng babala. Pero hindi kayo nakikinig eh. Ngayon, eto na. Dito niyo malalaman ang buong katotohanan." "Marami ka pang sinasabi. Halika sa labas. Dito tayo magganap." Commander, nakita kong pumunta sila sa labas. Pero yung pagpunta nila sa bus, medyo pagkakaiba. Kasi bigla na lang naglaho yung malaking mama na yon. Tapos nakita ko naman naging itim na usok yung isa, papunta rin sa labas. Tapos nun, Commander,
kahit madilim yung lugar. Tapos medyo may sikat ng konti yung buwan. Nakikita ko ang animoy, merong dalawang usok na malaki na naglalaban. Napakabilis ng pangyayari, Commander, hanggang sa nakita ko na lang si tropa naglalakad papunta sa akin. Ang sabi niya, "Pare, tara na. Pare, umalis na tayo rito. Hindi tayo bubuhay ng taong yan. Demonyo yan, pare. Nakita ko ang pagbabagong ano niya. Napakahaba ng sungay niya, pare. Tapos, meron siyang hawak na parang itim na kalasag. Nakakatakot, pare. Halika na, umalis na tayo, pare." Aalis na sana kami noon ni tropa, Commander, nung biglang tatawid na kami doon sa may maliit na sapa. Tapos, nakita ko sa iniilawan ko na daan, merong itim na usok na namumuo. Nagkorte yun, nakatulad ng malaking mama. Hindi nga kami nagkamali, Commander. Siya yung mama na tinatawag na maestro ni tropa. Ang sabi nun, "Saan kayo pupunta? Hindi nyo ako kaya. Wala na. Wala na yung isang pakialamero. Patay na rin siya. Kaya kayo ang isusunod ko. Hindi kayo makakatakas sa impyernong lugar na ito. Tatapusin ko na kayong dalawa. At hindi ko na kayo bibigyan pa ng pagkakataon." Parang awa nyo na po, Manong Lino. Hayaan nyo na po kaming makadaan. Hindi po kami lalaban. Opo, tinatanggap na po namin na talo na kami. Kayo na ang malakas. Nakikiusap po ako sa inyo na buong puso na palayasin nyo po kami. Kayo na po magpalaya sa amin dahil kayo po ang may karapatan. Parang awa nyo na po. Yaba, Ronaldo, marunong ka rin palang humingi ng tawad, ha? Gusto mong palayasin ko kayo rito sa lugar ko? Nagpapatawa ka ba? Walang sino mang tao ang kayang magdikta sa akin. Lahat ng naririto, lahat ng nakikita mo, sa akin yan nakapanig. At lahat yan, sa akin kumukuha ng buhay. Kaya, sa gabing ito, magpaalam ka na. Tawagin mo ang lahat ng santo. Wala na kayong pagkakataon pang mabuhay. Commander, labis-labis na takot ang aking nadarama noong mga oras na yun. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Na lumuha, Commander. Iniisip ko noong mga oras na yun, wala na kaming opsyon ni tropa. Wala na kaming tatakbuhan. Dahil na-corner niya na kami. Habang pinagmamasdan ko siya, Commander, iniilawan ko siya ng dalakong ilaw. Tapos, nakita ko na lang yung unti-unting pagbabago ng itsura niya. Magmula sa pagiging tao, naging isa siyang demonyo. Tapos, yung ulo niya, kitang-kita ko na tinubuan ng mahabang sungay. Lilinga-linga ako sa paligid ko, Commander. Naisip ko na nagliliwanag na. Baka sakaling pag nailawan ito ng sikat ng araw, matakot siya. Kaya ang sabi ko kay tropa, tumakbo kami sa parting sisikatan ng araw. Nagkaintindihan naman kami agad at kumukuha lang kami ng pagkakataon para gawin yun. Nung makakuha kami ng pagkakataon, Commander, agad kaming tumalon sa tubig kung saan merong kaunting sikat ng araw. Inakala namin nung una na takot sila sa ganun, pero nagkamali kami, Commander. Dahil ang sabi niya, "Kahit saan kayo pumunta, masusundan ko kayo. At walang sino man ang kayang tumalo sa aking kakayahan. Ako lang ang nag-iisa rito sa ibabaw ng lupa, ang may kakayahan na kumitil ng buhay ng kahit sinong manggagamot. Sa tanda ko ng ito, wala pang tao ang kayang tumapat sa akin.
maging ang dating maestro mo. Inakala niya nung una na kayang-kaya niya ako. Diyan siya nagkamali. Gusto mo bang malaman kung paano kami naging magkaibigan? Ha, Ronaldo? Sige, sasabihin ko sa iyo. Nakilala ko yung maestro mo dahil bali-balita sa aming lugar. Malakas siya. Marami siyang kayang gawin. Dahil doon, kinaibigan ko siya. Inakala ko nung una na kaya niyang basahin ang pagkatao ko. Pero hindi. Nahulog siya sa patibong ko. At ang hindi niya alam, unti-unti ko na siyang pinapatay. At ganun ang ginawa ko sa iyo, Ronaldo. Hindi na ka na magtatagal. Aabutin ka na lang ng 1 taon. Yan na lang ang pinakamatagal na buhay mo. Kaya kung ako sa iyo, pagsisihan mo na ang lahat ng ginawa mo. Dahil yung mga ibinaon ko sa katawan mo, hindi na maaalis pa ng kahit sino. Oo, alam kong lumapit ka sa isang albularyo. Yun talaga ang kaibigan ng maestro mo. Pero anong nangyari? Natakot din siya sa akin. Alam niya kasi kung gaano ako kalakas, Ronaldo. O ngayon, sino pa? Sino pang lalapitan mo? Tawagin mo na ang lahat ng kilala mong malalakas dito. Hinahamon ko kayo. Tatalino, gaya po ng sinabi ko kanina, nakikiusap po kami. Napalayasin nyo na kami rito. Kayo na po ang gumawa ng paraan. Nakikiusap po kami. Hindi po kami lalaban. Sana po makontento kayo sa ginawa nyo sa akin. Kinuha nyo na po ang ilan sa buhay ko. Kinuha nyo na po ang ilang taon na pananatili ko dito sa mundo. Parang awa mo na, Tatalino. Nakikiusap po ako. Or kung hindi nyo man po kami pararaanin, yung tropa ko lang po ang hayaan nyo pong makaalis po dito. Ako na lang po, Tatalino. Commander, umiiyak na si tropa. At doon ko din nalaman na Lino pala ang pangalan ng taong yun. Tapos, Commander, natawa lang itong si Tatalino. Kaya ang sabi niya, Ronaldo, nagpapatawa ka ba? Pag nakuha ko rin ang buhay ng tropa mo, mas lalong madadagdagan ang buhay ko. Hindi mo ba alam? Kada isang tao na makukuha kong buhay, nadadagdagan ako ng 10 taon. Ganon kalakas ang kapangyarihan ko, Ronaldo. Kaya wala kang magagawa. Hindi uubra sa akin ang pakikiusap mo, Ronaldo. Tatalino, parang awa mo na po. Ako na lang po, wag na yung aking kaibigan. Sige na po, handa na po ako. Kunin mo na po ang aking buhay, Tatalino. Pare, hindi pare. Walang kukunin na buhay, pare. Lalaban tayo, pare. Kahit sino pa yan, kahit demonyo pa yan nasa harapan natin, pare, lumaban tayo. Huwag tayo magpapatalo dyan. Mahal tayo ng tunay na Diyos, pare. Anong Diyos? Walang Diyos dito ngayon. Akin ang lugar na ito. Ako ang nasusunod. Ako ang patas dito, Ricky. Huwag na huwag mong mababanggit sa akin yung Diyos nyo. Hindi uubra sa akin yan, Ricky. Kaya ikaw, Ronaldo, ngayon pa lang, igagayak ko na yung magiging libingan mo. Oo, Tatalino. Yung libingan ko lang at huwag ang tropa ko, parang awa mo na. Isasakripisyo ko ang sarili ko, wag lang ang aking kaibigan. Total, ako lang din naman ang may kagustuhan na to eh. Kaya ako na lang ang kunin mo, Tatalino. Wag ang kaibigan ko. Nakikiusap ko sa'yo. Habang nag-uusap sila, Commander, ako naman ay nakayuko at taimtim na nagdarasal na sana merong isang malakas na tao na maaaring tumulong sa amin. Naisip ko noon yung isang albularyo na tumulong sa amin. Kung naalala nyo po yung nakaraang email ko sa iyo, Commander,
Siya po yun, hindi ko lang po alam ang pangalan niya. Siya lang ang tanging naiisip ko ng mga oras na yun. Wala nang iba. Hinihiling ko sa Diyos na sana'y dumating siya at tulungan niya kami. Ano na, Ricky? Anong ginagawa mo? Nagdarasal ka ba? Sinabi ko sa iyo na walang Diyos dito. Akin ang lugar na to. Kung hindi mo lang naitatanong, impyerno ang pinuntahan ninyo. Pagsabi niya noon, Commander, kitang-kita ko na yung buong paligid nagbago. Nung una, gubat lang ito hanggang sa napunta kami sa isang napakalawak na buhanginan. Yung kinatatayuan namin ni tropa na isang tubig ay naging buhangin. Tapos, yung paligid ay napupuno ng mga apoy. Sa gawing kanan namin, dagat-dagat ang apoy at nagtatalunan pa yung mga dagat na apoy. Wala na kaming magawa ni tropa nun kung hindi mag-akapan at mag-iyakan, Commander. Commander, humihiling pa rin ako sa Panginoon ng mga oras na ito na sana may dumating na tutulong sa amin. Ganon din pala si tropa dahil hindi na siya nakikipag-usap sa taong yun. Nagdarasal din pala si tropa sa Panginoon na sana'y kami ay hanguin mula sa dagat-dagatang apoy sa lugar kung saan kami dinala ng taong to. Tapos nun, kinugulo kami ng demonyo na yun. Ang sabi niya, hindi ba sabi ko sa inyo, impyerno ang lugar na ito. Ano na, dasal pa, sige pa. Walang darating na kung sinong tutulong sa inyo. Mas lalo akong naiyak, Commander, sa mga narinig ko. Tila ba talaga wala na kaming pag-asa ni tropa ng mga oras na ito? Kaya ang sabi ni tropa, hindi. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Alam naming nakikita ng tunay na Diyos ang nangyayari ngayon. Sige, nakahanda na kaming dalawa. Kunin mo kami. Ipagpapasa Diyos na lang namin ang nangyayari. Bahala na kung ang kaluluwa namin ay dito na makukulong or mapupunta kami sa langit. Alam namin tatalino na meron din kaming kasalanan. Pero alam din namin na mahal kami ng tunay na Diyos. Sige na, nakahanda na kami. Tapusin mo na kami, tatalino. Yan. Yan ang gusto ko. Buo pa rin ang loob mo. O sige, mag-antay ka. Pagsabi niya nung Commander, nawala siya. Tapos yung paligid, unti-unti nang nagbabago. Mula sa pagiging impyerno, napunta uli kami sa gubat. Nagkatinginan kami ni tropa noon. Tapos, akmang babangon na kami doon sa kinatatayuan namin sa tubig nung biglang naroon na yung isang kapre. Yung kapre na iyong Commander, doon nakatira sa malaking puno malapit sa batis. At ang sabihin sa amin, umahon na roon kami doon at umalis na sa lugar na ito. Dinadagtang lang daw kami ng demonyo na yun dahil ang katotohanan, wala kami sa impyerno. Naroon lang daw kami sa gubat na yun. At saka yung paningin namin, binubulag lang daw niya. Nung marinig namin yung Commander, agad kami tatakbo at nagpasalamat sa kapre. Basta ang sabi niya, wag na raw kami babalik dito. Nakauwi naman kami ni tropa nung mga oras na yung Commander. Tanghali na nga lang yun. Tapos ang napapansin ko kay tropa, mas lalo siyang nahihirapan sa paglalakad. Tinignan ko naman yung paa niya. Medyo nagbabago na ito. Unti-unti siyang lumiliit, Commander. Pero ganun pa man, ipinagpapasalamat namin sa Panginoon na kami ay nakaalis sa lugar na yun. Yun lang din naman kasi ang naging sandigan namin ng mga oras na ito, Commander. Nung mabanggit namin sa kanya ang tunay na Diyos, napansin namin na para siyang natakot.
Yun pala ang dapat nating gawin pag tayo ay nasa bingit na ng kamatayan. Banggitin ang pangalan ng tunay na Diyos. Kahit sino pang demonyo yan nakaharang sa atin, pababayaan tayo ng nakaharang sa atin dahil nga narinig niya ang pangalan ng tunay na Diyos. Hindi ko man nakita, Commander, ang himala na pagkakasabi kong alam ng Panginoon ang nangyayari. Nakita ko naman doon sa taong yun yung takot dahil nga hindi na siya bumalik nung mawala siya. Commander, sa ngayon, si Tropa nakaupo na lang sa wheelchair. Hindi na siya nakakalakad. Tapos paralisado ang kanyang katawan. Bali, Commander, ito po yung isa sa dahilan ng pagsulat ko sa iyo. Yung humingi kami ng tulong baka sakaling maibalik mo pa sa tunay na katawan ang aking tropa. Ito po ang dahilan, Commander, dahil nga napakinggan ko po sa YouTube ang iyong kwento. Sa aking pagkakaintindi po, Commander, ay may kaalaman po kayo pagdating sa ganito. Mag-iiwan po ako ng contact number at ilalagay ko po ang address ko dito, Commander, na kung sakaling kami ay iyong pupuntahan, makukontak mo po kami agad. Umaasa po ako, Commander, na katulad ng iba ay matutulungan mo rin po kami. Sana lang po, Commander, abutan nyo pa po na buhay ang aking tropa. Kasi katulad po ng sinasabi ng hinayupak na demonyo na iyon, isang taon na lang ang itatagal ni tropa. Bali, nitong buwan din po na ito ay mag-iisang taon na po ang lumipas magmula po na nangyari yon. Sana po, Commander, ay paunlakan ninyo ang aking pag-iimbita dito sa aming lugar. Ikaw lang po ang aming inaasahan. Naniniwala po kami sa iyo na kaya mo pong ibalik sa dating pagkatao ang aking tropa. Sa totoo lang, Commander, ay ginawa ko na po ang lahat. Nilapitan ko na ang dapat kong lapitan para kami ay matulungan. Sa araw-araw na dumaraan, Commander, lagi ako nagdarasal na sana manumbalik na ang dating katauhan ni tropa. Hindi ko na alam, Commander, ang gagawin ko maging ang pamilya niya. Maling-mali talaga yung ginawa namin noon. Mabuti na nga lang po, Commander, ako po ay walang nangyari sa akin. Hanggang ngayon po ay normal pa rin ako, pero trauma po ang nangyari sa akin. Sa mga tagapakinig mo po, Commander, kayo na po bahala kung maniniwala kayo sa kwento ko. Medyo may pagkakaiba po kasi ito kumpara po sa ibang kwento. Dahil karamihan po ang iniisip ng iba ngayon, wala nang ganyan dahil nga advanced technology na po ang panahon natin ngayon. Pero maniwala po kayo o sa hindi, dahil sa pagiging advanced technology ng ating mundo, mas lalo po tayo nagiging masama. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Huwag tayo basta magpapaloko sa mga nakikita natin. Yun lang po ang maipapayo ko sa inyong mga tagapakinig, Commander. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. Umaasa po ako, Commander, dyan na magkikita po tayo ng personal. At personal po akong makikiusap sa iyo na sana'y pagalingin mo ang aking kaibigan. Maraming maraming salamat po. Itong taong to, swerte ka't hindi mo inabutan yung aking lolo. Kung inabutan ni lolo yung kagaya mo, ako na mismo magsasabi sa lolo ko na tapatan ka. Naniniwala ako na kayang-kaya ka ng lolo ko. Quezon, napakalapit ng Quezon sa akin ngayon dahil nandirito ako sa Laguna. Alam mo, Kuya Ricky, nag-iisip din muna ako kung pupuntahan kita. Naniniwala naman ako sa kwento mo, kaya nga lang, yung sinasabi mong tao na yan, sobrang delikado niyan. Pero hindi naman sa natatakot ako, no? Basta iisipin ko rin muna mabuti kung dapat bakit ang puntahan. Kasi alam mo, nananahimik na rin ang buhay ko. Medyo iniingatan ko na rin ang sarili ko sa ngayon kasi ang nilalaan ko na lang sa araw-araw yung makatulong ako sa tao. Kuya Ricky, yung contact number mo, mananatiling dyan lang yan sa email ko. At pag talaga nakapag-decision na ako, pupuntahan ko kayo dyan. At sisilipin ko rin kung ano bang magagawa ko sa iyong kaibigan, kung may babalik pa ba natin siya sa normal. Kasi mag-iisang taon na baka mo. O, tapos yun ang babala nung taong yun. Patuloy lang kayo sa pagdarasal at pakikinggan tayo ng tunay na Panginoon. Huwag tayong basta mawawala ng pag-asa kasi katulad nga ng sinabi mo,
Nung nabanggit mo sa taong yun ang pangalan ng tunay na Diyos, para siyang natakot at pinabayaan niya kayo. Yun lang din po ang magiging pag-asa po natin. Basta kayo, Ricky, sana marinig mo tong huling mensahe ko sa iyo na mag-iisip din mo na ako kung pupuntahan ko kayo. Medyo magkalapit na lang tayo ngayon. Konting-konti na lang, nandito ako sa Laguna ngayon, kayo ay Quezon lang. Kaya lang nga pala, hindi mo naman niliwanag sa akin kung saan ba sa Quezon yan. Diba, Ali, may contact number naman ako sa iyo. Ito-text na lang kita kung sakaling makakapunta ka dyan. Okay? Mag-ingat po kayo palagi. Magdasal po kayo araw-gabi. Pagkakain, bago matulog, at pagkagising. Ipagpasalamat po natin araw-araw sa Diyos ang atin pong tinatamasa na biyaya at ang kaligtasan po mula sa Kanya. Yun lang po sa ngayon ang aking maipapayo po sa inyo. Okay. Sa mga iba naman po nating listeners na gusto po mag-share ng kanilang karanasan, open po ang akin pong email, nandyan po sa description box. At siya nga po pala sa mga nagpapabati po, yun po, binati ko na po kayo. Pasensya na po yung mga hindi ko pa nababati, na medyo nakakalimutan ko po kasi at nakapokus po ako sa kwento ni Kiriki. Paano po, hanggang dito na lang po muna at bukas na lang po uli yung kasunod. At pipili po ako doon sa mga nag-email sa akin kung ano po ang dapat nating basahin. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Commander Jan.